Rồi trở lại mặt rồi này trở lại mặt đó. Mama có bỏ đi một bát sả mà. Nó sẽ bằng mama mà sả mà bắt đầu cái bài. Mình bắt bắt mà nó bắt nó bắt. Mình đi ra đi rồi nó ra đi là. Bảo tôi nói cái tên rồi. Ang paglakip kayo sa kanya. Pinagpala ng Diyos si Siban at pinuspos ng kapangyarihan. Ano pa't gumawa siya ng maraming himala at kababalagan sa harapan ng mata. Nakipagtara sa kanya ang ilang katapi sa sinaguga ng mga pinalayo na binubuo ng Hudyong taga-Sarin, taga-Alexandria at taga-Sicilia at taga-Asia. Ngunit wala silang magawa sa karunungan ni Esteban. Sa kaloob ng Espiritu, sa lihim nilang sinusulan ang ilang lalaki na nagsabi ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moses at ang Diyos na sa gayon na udyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang matatanda ng bayan at ang mga iskrip. Siya'y sinunggaban nila at iniharap sa sinidrin at nagharap sila ng mga bula ang saksi laban kay Esteban. At ang ito ay wika niya ay walang tigil na pagsalita laban sa banal na templo at sa kasulatan ni Moses. Narinig namin sinasabi niya na ang templo ay ibigay ni Tong Isus na taga Nazaret na ito at papalitan ang mga kawaliang ipinamana sa atin ni Moses. Tinigilan ni Esteban ang lahat ng nakaupo sa sinipin. Tinigilan ni Esteban ang lahat ng nakaupo sa sinipin at nakita nila na ang kanyang mukha parang mukha ng anghel. Esteban ay tinanong ng pinakapunong saserdote, totoo bang lahat ito? Sumagot si Esteban, mga kapatid at mga magulang, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Ang dakila at makapangyarihang Diyos ay napakita sa ating ninong si Abraham. Nang ito'y nasa Mesopotamia, pabago manilalahan sa Haran. Sinabi sa kanya, iwan mo ang iyong lupain at mga kamag-anak. Pupunta ka sa lupain at tinuturo sa iyo. Kaya umalis siya sa lupain ng mga kaldiyo at nanirahan sa hari. Pagkamatay ng kanyang ama siya, pinalipat ng Diyos sa lupain
na inyong tinitirahan. Gayon man ito ay hindi siya binigyan ng Diyos kahit mapalad, kahit malapad na lupa. Ngunit ipinako niya ang ito magiging kanya at salipin niya pagamat wala pa siyang anak. At ganito ang sinabi sa kanya ng Diyos, makikipamayan sa ibang lupa ang iyong lipi, aalipin sila roon at pahihirapan sa lupa 400 taon. Parurusahan ko ang bansang aalipin sa kanila. Aalis sila roon at sasamba sa akin sa lugar na ito. At inuutos ng Diyos kay Abraham ang pagpatuloy bilang tanda ng kanyang tipan. Kaya't nang isilang si Isaac, tinuloy siya niya ito at sa ikawalong araw. Ganito rin ang ginagawa ni Isaac kay Jacob at ginawa ng Jacob sa 12 patriarka. Nainggit kay Hosea ang ibang mga patriarka yan. Siya ay sumaka niya ang Diyos at hinango siya sa lahat ng kanyang kahirapan. Pinagpala siya ng Diyos at pinagkaluban ang karunungan. Nang umarap siya kay sa paraon ang hari ng ito at siya ginawa nitong gobernador ng ito at ang kanyang buong sambayanan. Nagkaroon ng tagutom ang matinding kahirapan sa buong Ehipto at walang makuna ng pagkain ang ating mga kaya't nang mabalitaan ni Cobb na may trigo sa Ehipto, pinabaron siya ang ating mga ninuno. Sa ikalawang pagpunta nila, nagpakilala na si Hosea ang kanyang mga kapatid. At alaman ni Paraon ang tungkol sa kanyang pamilya, ipinasundo ni Hosea si Jacob at ang kanyang kamag-anak. 75,000 at pumupunta si Jacob sa ito. Doon siya naman. Gayon din ang ating mga kanila. Ang kanilang mga labi ay dinala sa sikip at inilagay sa libingan. Binili ni Abraham sa mga anak niya nang malapit na ang panahon ng pagtupad din sa kanyang pangako kay Abraham. Maraming na may salita sa ito. Ang hari noon ay ito ay hindi nakakikilala kayo. Sinabi niya sa ating lahat. Inutos niya sa ating mga ninuno na itapon ang kanilang mga tanggol upang mamatay noon ipinanganak si Moses. Sa isang buwan muna itong nalagaan sa bahay ng kanyang mga. At nang siya ay itapon, inampun siya ng anak ng babae ng paraon at pinalaki parang sariling anak. Tinuruan niya siya ng lahat ng karunungan ng mga Egypto at naging dakila sa salita ng Lord, marami pong salamat. Nasa pagmamahal mo sa amin. Sa aming mga ninuno, ginamit mo si Stephen bilang
Puno ng spirit. Ang karunungan na galing sa iyo. Ganon din si Jose, nabigyan din ang karunungan upang iligtas ang ganyang mga Lord. Lord, marami pong salamat sa paggamit mo sa mga tao na pinapagawa. At binigyan mo sila ng katapangan. Kaya, ang pagpapuloy pong salamat sa iyo na walang hanggan. At sabi mo, purihin ang pangalan na banal na Diyos. Mula ngayon, magpakalan. Mula sila hanggang kasalanan. Na ibig sabihin, habang ka nabubuhay. Dahil ang aming buhay nasa iyong mga kamay. Lord, wala naman kami ibang gagawin ng Diyos. Pagawa ng mabuti at pagsunod sa iyong kawal. Nalito ang kalungan sa amin. Kaya ang pagmamahal at iyong ako, walang hanggan. Sa Salmo 1:3, ang pagmamahal mo, tunay ang dalisa. Walang nang mamakapagbago. Dahil sa pagmamahal mo sa amin, ipinadala mo ang kaisanak na si Jesus. Mula ni sila hanggang kamatayan, alang-alang sa iyo, mga anak. Pero bago kami nagpatuloy, awitan. Awit na, palala na. Praise to God.
spirit. Babalik sa ayon sa pamagitan ni Kristo ang Isang. Labi sa pamagitan ang ating tagapamagitan na walang katapusang alam sa huwan sinabi niya. Siya ang walang katapusan salita lang. Sa Hebreo, walang katapusan anak ng Diyos. Walang katapusan Espiritu. At sa tunay, napakatao. Napakatao sa buo. At tunay na anak. We are the Son and daughter. Kaya si Kristo na hanggang kamatayan. Ganon din ang buhay natin. Ang sabi niya, follow me and carry on. Marami tayong cross habang tayo nababa. At yung Jesus tayo madaba, tayo. Alam sa ating sakrapisyo, sa ating buhay na walang temporary lang naman. At mayroon tayo buhay na walang hanggang na pala ayon sa pangako. Lord, hindi po at maraming sa brother and sister na sana ang bawat sakit ang pataga na pagninilay ang pagbabasa ng Biblia. Sa naging gabay habang tayo sa episode 20 nilikha ang tao para gumawa ng sa pamagitan ng God is love God is love gumawa tayo ng mabuti sa yan ang na mayroon tayong faith ang pagsisisi sa ating mga lamang kasalanan habang tayo na po ito ang apelido na dahil sa mundo ay mag-unuan ang sakripisyo. Follow me and carry your cross.